Yo, what's up mga kalegi? Magandang araw sa inyo. So sabihin nyo ito, kikwentuhan ko na naman kayo ng kung ano-ano mga bagay-bagay habang tayo ay nagro-road trip dito sa Metro Manila. So kung gusto mo medyo makapagalagala at makapamasyal ng konti, kahit sightseeing lang, hindi tayo makalabas ng bahay, ay tara, sama ka sa biyahe ko at panoorin mga video ito. So habang namamasyal tayo, pagkwentuhan na lang natin yung naging tagumpay ng ating mga atletang Pilipino sa naganap na Tokyo Olympics nito mga nakaraang linggo. So congratulations dun sa mga nakakuha ng medal. So sana all mayroong medal, no? So dun sa mga hindi naman nagwagi na mga atleta, mga hindi pinalat, ay alam ko in the near future, mas lalo pang mabuboost yung confidence nila at eventually sila naman yung makakapag-uwi ng karangalan sa Pilipinas. So bukod sa glory, may kaakibat din na fame yung pag-uwi nila ng medalya. At the same time, may premyo din. Meron din silang gantimpala. At pag tinotal natin, aabot na more or less 100 million pesos pag pinagsama-sama yung reward incentives, yung pera na makukuha nilang apat. So syempre, pinakamalaki kay Aidilyn Diaz kasi gold yung nakuha niya. Bukod dun sa pera, meron pa rin sila mga libreng house and lot, may condominium, tapos may kotse. So, dream come true. Isang bagsakan, lahat ng pangarap ng typical na normal na tao is nakamit nila agad-agad sa isang iglap lang, sa isang bagsakan lang, kompletos, rekados na yung pera, bahay, kotse. Yan naman talaga ang pinagtatrabahuhan ng majority ng mga tao sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas. 90 to 99% siguro ng tao kailangang pagtrabahuhan ng buong buhay nila, buong oras nila ay igugugol nila sa pagtatrabaho para maabot yung na-receive nila na reward. No? So napanood ko nakaraang araw sa interview ni Heidi na mag-hire siya ng financial advisor para ma-manage siya ng maayos yung pera, kung saan mapupunta yung kanyang pera. So sana all, no? Sana all, maraming pera, sana all gold medalist. So anyway, nakita na natin ngayon yung resulta ng paghihirap nila. Nakita natin yung rewards ng kanilang success. Pero ang hindi natin nakita is paano ba sila doon nakarating. Hindi natin nakita nung naghihirap sila, nung nagpa-practice or nagde-training sila, nung mga time na hindi sila kumakain or nagda-diet sila or hindi sila natutulog or sobrang pagod na sila, hirap na sila sa sitwasyon. Hindi natin yun nakita. Ang nakita lang natin is yung tip of the iceberg. So, most of us, hindi tayo aware dun sa paghihirap nila, dun sa pagtsatsaga nila, sa sakripisyo na ibinigay nila para maabot yung pangarap nila yan, yung pagtatagumpay nila yan. Hindi natin nakita yung mga taong kumontra sa kanila o yung mga taong humusga na hindi mo kaya yan. Hindi natin nakita yung risk na tinake nila. Hindi natin nakita yung mga pagkabigo. So, maraming mga kritisismo silang tinanggap bago nila naabot yung pedestal ng pagtatagumpay nila na yan. Maaring dati hindi natin sila napansin dahil nung sumali sila first time, second time, third time, istalo sila. Hindi sila nakakuha ng medalya. So, si Nesty Pitecio, first time niya lang, naka-silver agad. So, ang galing, di ba? Pero, ang edad niya yata, nasa 29 years old na siya eh. So, imagine, yung buhay niya since nung bata siya, sabi na, start from 15 years old to 29 years old. So, ibig sabihin, mahigit isang dekada niya yan pinangarap. Pinangarap niyang magtagumpay dyan sa Olympic na yan. Hindi lang yan isang araw, hindi lang yan isang taon. Pinaghandaan niya yan. So, dinedicate niya yung buong buhay niya or kalahati ng buhay niya para lang maabot yung silver medal na yan. So, hindi ganun kadali. Nakita natin ngayon yung success, nakita natin ngayon yung reward, nakita natin yung mga papuri, acknowledgement at iba pang mga magagandang bagay na idinulot ng resulta ng kanilang pagsisikap. Pero hindi natin nakita yung paghihirap nila bago sila makarating sa kinalalagyan nila ngayon. So actually, nung nanonood ako ng balita nito mga nakaraang araw at nakikita ko yung mga rewards, yung mga pledges, mga tagti 10 million, sila MVP, saka sila Ramon S. Ang, San Miguel Corporation, tapos may kondo pa siya kala Andrew Tan. So mga bigatin yun. Talagang yan yung mga business tycoon dito sa Pilipinas eh. So sobrang life-changing talaga. Sobrang ganda na naging resulta ng pagkakuha niya ng first ever gold medal para sa Philippines. So medyo napaisip ako, sabi ko sa sarili ko, dapat nag-atleta na lang ako eh. Hindi na ako nag-seaman eh. Hindi na ako nag-engineering, nag-boxing na lang ako eh. So napaisip ako ng konti kasi mas mataas yung reward nila, no? Mataas yung reward. Pagka naging matagumpay ka doon sa profession mo na yun, is
mabilis lang yung reward. So parang instant. Sabay-sabay na nandoon yung fame, nandoon yung praises, tapos nandoon yung pera. Bukod sa pera, yun nga, mayroon pang kotse, mayroon pang bahay, may kondo. So, all in one na. Lahat na halos ng mga pinapangarap ng typical na normal na tao na pinanganak dito sa mundo ay nakamit nila. So, kung isipin mo, parang madali lang, mag-exercise ka lang, magti-training ka lang, araw-araw, papalakasin mo lang yung resistensya mo, yung katawan mo, at yun na, instant na ganun, makukuha mo na lahat. Pero hindi ganun kadali actually. Siyempre, pinagsikapan nila yan. Mag-sit up ka nga lang, mag-push up ka nga lang, araw-araw, medyo nakakatamad eh. Mas masarap manood ng TV, mas masarap matulog, di ba? Mas masarap uminom ng alak. Mas masarap makipag-kwentuhan sa mga tropa mo. Masarap tumambay nung kabataan mo. Actually, sa panahon ngayon, mas mahirap mag-focus kasi may social media na. Yung buong kaaraw mo, kalahating araw mo ay nagugugol mo na sa kakapindot, kakadutdut ng ating mga cellphone. Magbasa ka lang ng comment sa isang comment section, kailangan mo na ng popcorn eh. Sa haba, sa dami ng mga taong nagbibigay ng feedback, nagko-comment, it's either mainis ka, kung ano man yung mga pages na winapalo mo sa social media, kung tungkol ba yan sa politika, tungkol yan sa mga prank, or tungkol yan sa mga motivational quotes, tungkol sa mga comedy na mga pages. So, iba't ibang emosyon ang nakukuha natin sa social media. At minsan, hindi natin namamalayan na tatapos na pala yung araw, alas 5 na naman ng gabi, magluluto ka na naman ng dinner, at kakain ka na naman. So, matutulog ka na naman. So, bago ka matulog, mauubos din yung oras mo, kakadutot sa cellphone. So, ang laking oras ang ginugugol natin sa internet ngayon. Sobrang bilis lumipas ng 24 hours sa isang buong araw. Parang kung ikukumpara natin, ang katumbas niya lang noon ay nung wala pang internet, parang 2 oras, 3 oras lang yung 24 hours ngayon. Dati, halos boring na boring ka, wala kang maisip kung anong gagawin mo. Ngayon, parang hindi mo na maialis yung mata mo sa cellphone. Parang kinulong na tayo sa cellphone. Parang selda na talaga yun. Kaya nga cellphone. Seldang telepono, nakakulong na tayo doon. Parang magnet eh. Hindi natin mabitawan. Pagkagising natin, jajikin na rin natin agad yung kung may notification ba tayo, may nag-message pa sa atin. So, sobrang hirap kumawala sa internet. So, sa lambat. Pag pumasok ka sa net, pag umenter ka sa net, ang hirap na lumabas. Kaya nga tinawag nilang World Wide Web, eh. Parang sapot yan. Eh. So anyway, magkakaiba naman tayo ng mga gustong gawin or gustong i-portion na profesyon sa buhay. Magkakaiba tayo ng pangarap. Pero alam ko, halos magkakaparehas lang din yung gusto natin mangyari. Gusto nating maging matagumpay sa mundong ito. Gusto nating maging successful sa kung ano man yung mga pinapangarap natin sa buhay. So hindi naman porkit naging matagumpay or naging successful sila sa pagiging atleta is kukopyahin na rin natin yun kahit hindi naman natin talaga gustong maging atleta. Baka mag-push up lang is mahirapan na tayo. At the same time, hindi porkit successful yung negosyo or yung sari-sari store ng kapitbahay natin, ganoon na din yung gagayahin natin. Dapat, ang importante talaga, kung ano yung gusto natin, kung anong tinitibok ng puso natin, yun yung sundin natin. Kasi doon natin matatagpuan yung tunay na tagumpay. Kapag ang resulta nung ginawa mo sa buhay ay maging masaya ka or nagkaroon ka ng satisfaction. Siyempre, bonus na kapag ikaw ay naging mayaman, nagkaroon ka ng sariling bahay, kotse, kondo, o sumikat ka ng todo-todo. Kung yun talaga yung gusto mo mangyari is sobrang successful mo na tao, pero hindi naman lahat ng tao, sabi ko nga, magkakaiba tayo ng gusto mangyari sa buhay. Yung ibang tao, kontento na sila magkaroon ng sariling pamilya, magkaroon ng asawa at mga anak, or yung iba, hindi naman nila gusto mag-anak, kontento na sila maging single forever. So, magkakaiba tayo ng desisyon, magkakaiba tayo ng gusto mangyari, pero ang importante ay maging masaya tayo kung ano man yung pinili natin na landas. Kasi may kasabihan nga na sa buhay na ito ay YOLO, you only live once. So, paano mga kaleki, maraming salamat sa panonood. Naway, nag-enjoy kayo sa pag-road trip natin at sa kwentuhan natin. So, anyway, ipaparinig ko na lang sa inyo yung aking kinompose na kanta. Actually, matagal ko na itong kinompose at na-upload ko na rin dito to sa channel ko. Malamang iba na pakinggan na to. Para maiba naman yung ating outro music. So, hanggang sa muli, paalam. Ikaw ang sikreto, natapos mo pero hindi ka armado. Nagkarunungan kailangan sa merkado, wala kang trabaho, gusto mo na lang bumitaw. Sinundan mo ang kanilang mga payo,
Ginawang lahat kahit di mo ito gusto. Kung nais mong marinig ka sa radyo, bakit hindi ka, bakit hindi sumigaw? Ang ina ng kanta mo? Hindi ako sumigaw eh. Ha? At sumigaw ka.